Good morning, everyone. Para po sa umagang ito ay nais kong ibahagi sa inyo ang tatlong bersikulo mula sa aklat ni David sa Salmo 34:1-3. Ang sabi po doon, I will extol the Lord at all times. His praise will always be on my lips. I will glory in the Lord. Let the afflicted hear and rejoice. Glorify the Lord with me. Let us exalt His name together. Mula po sa mga talatang ito, ay nais kong ibahagi sa inyo ang tatlong reflections o ang tatlong mga bagay na importante na maging maliwanag para sa isang anak ng Diyos. Unang-una, para sa akin ang misyon ng bawat anak ng Diyos ay walang iba kundi purihin siya na may likha ng langit at ng lupa. Kaya nga sabi doon, I will extol the Lord at all times. Nais ng Panginoon na tayo ay dumako o dumating sa isang karanasan na wala tayong ibang sasambahin kundi siya lamang. We cannot worship two masters. We cannot serve two masters. It's either we serve God or nothing. It's either we serve the other person or God. It's either we serve God or money. It's either we serve God or Satan. At pag tayo ay naglingkod, gusto ng Panginoon na ang focus natin ay siya lamang at wala na pong iba. Kaya nga sabi, sambahin natin siya. At ang sabi ng Panginoon, sa oras na tayo ay sumamba sa Kanya ay kalawang reflection. Ang gusto ng Panginoon ay sasambahin natin siya o paglilingkuran natin siya sa lahat ng panahon. I will extol Him. I will worship Him. I will praise Him at all times. At paano yung praises na hinihingi sa atin ng Panginoon? Ang sabi doon, I will praise Him at all times. His praise, His glory will always be on my lips. Alam nyo, sa lahat ng ating ginagawa, marami ang lumalabas sa ating bibig. At minsan sa ating mga salita ay hindi natin siya nahasamba. Bakit? Kasi meron tayong mga pahungusap, meron tayong mga salita na imbis na magbigay luwalhati sa Kanya ang Diyos, ay hindi natin nabibigyan ng parangal. Kaya sabi ng Panginoon, sa bawat salita mo, o sabihin natin anuman ang iyong ginagawa, ay sambahin natin siya. Ang sabi nga sa banal na kasulatan, sa 1 Corinto 10:31, ang sabi doon, anuman ang iyong ginagawa, ikaw man ay kumakain o umiinom, gawin mo ang lahat para maluwalhati siya. Whatsoever ye do it, whether ye eat or drink it, do it for God's glory. Ecclesiastes 9:10, whatsoever thine hand findeth to do, do it with all your might. Because in the grave where you are going, there is no more knowledge, no more doings. Mga minamahal na kaibigan, itaas natin ang Panginoon at itaas natin ang Panginoon sa lahat ng pagkakataon. Pangatlong refleksyon, nang sambahin ni David ang Panginoon ay hindi lamang po siya nag-iisa. Kaya nga sabi ni David sa kanyang salita ay ano po, glorify the Lord with me. I rally you. Let us glory God with me. At ang sabi niya, let us exalt His name together. Paano ba natin ine-exalt ang pangalan ng Panginoon? Paano natin ine-exalt ang Diyos? Mga minamahal kaibigan, we declare God's goodness kung ating sasabihin sa mga tao na ang lahat ng bagay na nangyari sa iyo, yung tagumpay mo, yung paggaling mo, yung pagharap mo sa buhay, ang lahat ng credit ay sa Diyos lamang, wala nang iba. Kaya inuulit ko, I will extol the Lord at all times. His praise will always be on my lips. I will glory in the Lord. Let the afflicted hear and rejoice. Glorify the Lord with me and let us exalt His name together. May the good Lord bless these verses as we reflect on His goodness in our life every day. Good morning and God bless.